scare tactics ng mga kababayan at naginang prophet of doom yung mga analyst ng mga kakampon para lang isway yung votes galing kay BBM. BBM. Papunta sa kanilang patron na si Santa Mama. Huwag kami. Yung ano yung mga pakulo at pinagsabi ninyo para lang lukuhin yung mga tao at ilipat yung boto. Isway yung boto kay nanay niyo. Nakikita niya, Mr. Maravillas, ano yung pinagagawa ito? Sabi dito, a Marcos presidency will doom Philippine economy think tank. What? Paano niyo nasabi? Di ba? Sabi dito, sabi ko sa inyo mga kababayan, gumagamit na sila ng local at international think tank. Ang totoo niyan, mga septic tanks yan po. Ang laman ng think tank nila, septic tank. Punong-puno ng laman ng inidoro. Yung kaya ang direksyon ninyo, hindi inidoro eh. Hindi ninyo maluloko yung mga mamamayang Pilipino sa ganito mga propaganda, scare tactics. Huwag kami. Mulat na ang mga mamamayang Pilipino sa mga pinaggawa ninyo. Itong mga few elites na gustong-gusto si nanay kasi madali nilang i-manipulate na umayon sa kanilang agendang pansarili, sila ang nasa likod nito. Huwag kami. Pero yung mga elite na matitino, hindi po sa inyo kumbinsido, hindi kakampi sa inyo na mga kakampon. Tama, mali. In most of you kasi, itong mga, yung mga grupo ito, mga kababayan ng panahon ni Coricom, yung mga elite na nasa likod na kumontrol po sa economy ng gobyerno at blinakmail si, ano, si Apulakay, the same, all dogs. Itong mga nagsasabi po, sila yung mga funders, mga kababayan, nasa likod nito mga think tanks na sinasabi nila para linlangin yung mga Filipino. Ayan po ang totoo niyan. Kasi sila yung nagpasasa, nagkamal ng limpak-limpak, mga kababayan, na deals sa gobyerno ng mga dilawan. Yun. Pag umupo si Bongbong Marcos, mawawala yun lahat. Yung kanilang pagsasamantala. Diba? Yung mga opportunist kasi ito po eh. Kaya pinapaikot nila yung mga leaders na kaya nilang paikotin. Ganon, sila din yung nasa likod mga kababayan. Grupo nito yung nasa likod ng pag-privatize. Tinake over yung mga government assets, yung mga public utilities, yun ang interest po nila. Mababago kasi yung policy. Hindi naaayon sa kanila po yung policy, kundi maaayon na po sa interest ng mamamayang Filipino. Kaya nga po yung D-class, mga kababayan, economic class dito sa ating bansa, comprising 70% ng mga Filipino voters po. BBM. BBM. Ito mga elite, AB class, ilan lang naman sila para magdikta ng eleksyon sa atin. Di ba? Gusto ninyo magdikta kayo mga elite kasi gusto ninyo yung policy, yung magpapayaman sa inyo lalo. Ayaw ninyong umangat yung buhay ng mga Filipino. Gusto ninyo, buhay lang ninyo ang angat. At ang gusto ninyong leader, so pwede ninyong paikutin sa inyong mga kamay, papit ninyo. Huwag kami. Alam na namin yung strategy ninyo. Ito yung tool nila
sa akala niya, sa remaining ano, akala nila, sa remaining 9 days before the election, masisway pa nila yung boto ng mga tao. Wala na po, tapos na, nakadesisyon na yung mga mamamayan Filipino. Relax na nga si Bongbong Marcos ngayon. Kaya nga yung strategy ni Santa Mama through her advisor, i-challenge si Bongbong Marcos sa ano, sa isang debate. What? Sabi nga ng mga nag-react. Dumaan ka maunaan niya sa presidential interview kay Dante Ang at saka kay Professor Clarita Carlos. Prerequisite na niya yun. Pag pumasa ka doon, pwede ka na kay Bongbong Marcos. At mapapatulan ng ganong challenge ng isang kandidato pagka presidente na 21% lang ang naabot. 21% as against 64%. Mismatch. Sabi ko nga, ba't bababa sa level na yon si Bongbong Marcos para makisakay si ano? Si Santa Mama? Huwag na. Strategy niyo, bulok. Makipag-debate si Santa Mama doon sa ka-level niya, si Pak Siu, o yung ka-level niya yun. Para sila, ano, hirap intindihin. Doon kayo sa square inch, mag-debate. Sabi dito mga kababayan, local think tank action for economic reforms. Kung ano-ano na lang na mga think tank ang lumalabas. The other day, yung Barcelona-based focus economics. Ngayon naman po, local think tank daw. Warned on Friday that a Marcos presidency would spell disaster for the Philippine economy. What? Sino kayo na magsabi ng ganon? Mga mayayamang negosyante ba kayo? Mga investors ba kayo, direktang investors? Para magsabi ng ganon? O nadiktan lang kayo ng mga elite investors na may interest personal at allies with the kakampon? Ayan ang tanong ko sa inyo. At naglabas kayo ng ganito mga istorya to discourage people from voting, the Filipino voters from voting Bongbong Marcos. Kung di pa namin alam yung mga influencers kayo, alam namin yung trabaho ng mga think tank, gagawa kayo ng mga write-ups, column, etc., funded ng kung sino-sinong business interest or groups para ano, i-influence yung mga policy makers, politicians, etc., umayon sa inyong agenda, huwag kami. Ganon ang gawain po ng mga think tank, i-research ninyo kung anong trabaho niyan. Mga influence peddlers sila. Tapos ilalatag nila yung mga so-called credentials niya kung saan-saan sila nagtapos, etc., experiences. Huwag kami, alam namin ang kalakaran ninyo. Siguro kung mga ignorante, pwede pa ninyong mapapaniwala. Pero mga tulad namin, sa tagal ko na po sa mainstream media, interacting with all kinds of people, politicians, priests, kung sino-sino mga Poncio Pilato. Alam namin. Ano yung mga NGOs? Kung ano yung mga agenda niyan? Mga NGOs? Ay, kung alam lang din yung mga kababayan. Foundations, NGOs? You will be shocked. Sila, mga kababayan, ang nasa likod ng pag lumitaw ang gulo sa isang community, may NGO dyan. Nilalason yung isipan ng mga tao. Foundation NGO ang ginagamit nito mga loko-loko. Alam ba ninyong ganon?
para i-sell nila yung kanilang agenda. Makita mo after several years, nagbabago na yung mindset ng mga tao. Ganun po yun, mga kababayan. In like manner, itong mga ano, nilalaso nila, itong mga think tank na to, influencing the minds of the policy makers. May mga funders po sila. E huwag tayong naniniwala sa mga ganitong kwento nila. Imagine, naging prophet of doom na, Marcos presidency daw, a Marcos presidency would spell disaster for the Philippine economy. Naging manghuhula na gayon. It said in a statement that this year's elections are a turning point for the global, for the country, in that given the global pandemic's profound social and economic impact, the next president must have concrete strategies in place to limit down the big risk and support the country's economic recovery. Bakit wala ang ganun si Bongbong Marcos na strategy? Assuming kayong alam ninyo, yung alam kasi lang ninyo, yung nasa kampo ng kakampon, kasi kauri ninyo yung nag-design ng mga strategy na umakma sa inyong agendang pangsarili. Huwag kami. Diba? Unfortunately, if polls and surveys would dictate the actual results, the country's economic future is now in terrible jeopardy. What? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has led electoral surveys and this spells trouble for everyone, sabi po ng AER. It said, according to a Bloomberg survey daw of 28 investors and analysts, Marcos Jr. had the second lowest score of the five candidates considered. Ano bang pakinamin doon sa Bloomberg na globalist ang nasa likod? Anong pakinatin dito sa Pilipinas? Kala ninyo, in mentioning the Bloomberg, mapapabilib ninyo kami ang nasa likod ng Bloomberg, globalist. Mas na dapat tayo nag-iingat in dealing with their ano, mga statements kasi pansarili nila, globalist agenda. We should be nationalist agenda, protection of our own economy and country. Globalization is anti-biblical. Against dyan yung Diyos mismo na totoo. Alam ba ninyo? God loves the nations of the world, not the globalist agenda. Kasi the globalist agenda is anti-God. Anti-God siya. Alam ba ninyo na nagsimula ang globalist agenda? Doon po sa ano? Sa tawag dito? Doon po sa ano? Ancient Babylon? Yan ang globalist agenda. Nagsimula po doon. Malalim po ito. Itong mga kwentong ganito, mga kababayan. The same people na mula doon sa the Babylon the Great hanggang ngayon, yan pa rin ang nasa likod, mga kababayan. You see? Manipulating the global economy. And geopolitics till today. Ang inspirasyon ang nagaling doon sa ancient belief. You see? Ngayon, mga kababayan, sabi rito, pinakang mababa daw, 46 lang ang score compared daw kay nanay, kay Santa Mama, na 105 among the contenders. What? Kita ninyo? So confirm po yung ating, tama yung ating analysis. They want Santa Mama. Kasi Santa Mama, gustong gusto nila kasi madali po siyang isway sa gusto nilang agenda. Madaling i-manipulate. Madaling diktahan. Papit lang nila. Yan po ang preference nitong mga magagaling. Hindi kayo nagtataka. Itong mga magagaling sa Pilipinas, yung mga elite ng Pilipinas, mga kababayan, pati si Damaso, kasi they consider themselves mga kwan sila, matatalino. Ang gusto nila, yung hindi ka-level nila,
mas mababa ang level ng intelligence. Kasi pag hindi po, hindi nila madiktahan tulad ni Marcos po. Kaya galit na galit sila sa mga Marcoses. Matatalino kasi yung mga Marcoses. Hindi nila mapaikot. So ang gusto nilang mga leader, ang tulad ni Curicong, tulad ni Panot, yung mga dilawan, at tulad ngayon. Yun ang totoo niyan, mga kababayan. The research organizations pointed out that analysts, investors, and economists can all see red flags in a potential Marcos presidency. What? Sinong niloloko ninyo? Yung aliado lang sa inyo na mga negosyante, siyempre, the elite that allied with the Kakampon, red flags, kasi dati na nga pong dilaw. Ano nga saan dito sa mga negosyanteng dilaw? Siyempre, support yung kauri nila. As a result of that, naghirap yung mga Filipino. Bakit? O, tingnan ninyo, Answildo. Ayaw nila ng regularization. Si Bongbong Marcos, mga kababayan, pag naupo, isa yan sa mga priority niya, yung regularization ng mga empleyado. Ayaw na ayaw ng mga mayayamang negosyante. Pati sa gobyerno po, that is his, ano, nabasa ko eh, priority, regularization ng mga workers in government. Yan ang ayaw ng mga employers sa private kasi hindi na nila makukuha. They become, ang tingin nila, competitor na nila yung gobyerno. Paano makakuha ang worker? Siyempre, ang preference ng mga newly graduates, mag-employ sa gobyerno kasi secured sila at mataas yung sweldo. Wala na silang makukuha. Nakita ninyo kung bakit ayaw nila. Kaya huwag kayong naniniwala, lalo yung kayong mga masses. Huwag kayong naniniwala sa ganito mga kwento. Naglalaban po kasi yung interest ng masses in interest ng mga elites dito sa ating bansa. In every country, ganun po. Kaya nga po, pati sa schools, yung mga schools, influence ng mga elite yan. Yung educational system nila, designed, mga kababayan, para ang mga mamamayan, the masses, pobre lang sila. Tinuturo po sa school yung pagyaman? Hindi. Hindi nila tinituruan kung paano yumaman. May kursong paano yumaman? You just have to discover it on your own. Pero ituro sa mga eskwela natin, wala po. Why? The education policy dictated po ng mga elite. Yan ang totoo niya. Basahin ninyo yung libro niya, ni Trump at saka ni Rich Dad, Poor Dad. Kalimutan ko yung author noon. Baka maalala po ninyo. Rich Dad, Poor Dad. Yan mismo ang sinabi doon. You see? Ito yung preba, mali yung mga sinasabi dito sa think tank. Basahin ko po sa inyo ito. Elite class for BBM. So, may mga elite din, mga kababayan, mga negosyanteng kilala, now supporting Bongbong Marcos. Paano niyo nasabi na yung mga elite at negosyante ayaw kay Bongbong? Ito, Bianca Sobel, Dina Tangtoco, suportado si Bongbong Marcos. Suportado ng ilan sa mga miyembro ng prominenteng pamilya sa bansa ang presidential bid ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang Instagram post ng BBM supporter at social media influencer na si Kat Arambolo Antonio. Makikitang kasama niya ang ilan sa mga miyembro ng prominenteng pamilya sa bansa. Sa dirito, my right, my vote, my choice, ayon sa caption ng nasabing post, may kalakip din itong mga hashtag na next gen for BBM. Ito siya.
Paano niyo nang nasabi yung mga negosyante sa inyo? Ito mga kilala ito. Kabilang dito si Bianca Sobel, parte ng pamilyang Sobel de Ayala at Dina Arroyo Tantoco, head ng marketing communications ng Rostans at asawa ni Paulo Tantoco, administration manager naman ng Rostans. Kasama rin nila si Jerica Ercito na anak ni dating Pangulong Joseph Estrada. You see, nilalaso ninyo ang isipan ng mga tao. Scare tactics yung ginagawa ninyo para isway yung boto mula sa landslide win ni Bongbong Marcos papunta doon sa laylayan. So, sabi dito, the son is a much inferior version of his father. However, as Marcos Jr. has an unclear economic platform, siniraan na siniraan po, which depends on the empty rhetoric of unity rather than any concrete plans or policies. What? Ang gusto nilang ipalabas po, ang may klaradong plataforma sa ekonomiya, si nanay, kasi daw ekonomista. What? Kailan pa nakilalang ekonomista si nanay ninyo? Baka yung mga strategy niya, mga kababayan, kung paano iangat yung buhay ng mga Pilipinong nasa laylayan. Lugaw, pagtitinda ng lugaw. Yung lugaw nga, hindi na na, nawala na. Sa simula lang ng lugaw. Bigla na lang nag-disappear yung pink lugaw. In light of this, it is no wonder that markets and investors are apprehensive regarding Marcos Jr.'s presidential campaign. He has avoided presidential debates and has refused to answer tough questions. This is hardly the kind of leadership that inspires trust in an uncertain economy, sabi po ng AAR. Wala man pong tao, yung agency lang nila. Pakilala kayo kung sino ang mga nasa likod ng AAR ninyo. At yung last statement ninyo is, you know, a copycat ng mga statements ng statements ng mga kakampon mismo. Di ba? Copycat, copy-paste. So, alatang alata na galing mismo from the mouth of the kakampon, ano? Camp. Ang nagsulat niyan. Or the camp of Linlen just commission you para magsalita ng propaganda, scare tactics, lasunin yung isipan ng mga tao. Hindi na mapapaniwala ninyo sa ganun. Di ba? Yung issue ninyo, yung pag-refuse sa presidential debates, paulit-ulit na lang. Sinanay nga nagsabi, hindi na niya ako mag-attend doon sa COMELEC presidential interview kasi naiayag ko na niya yung gusto kong iayag sa mga tao. Yun naman pala. Pagkatapos biglang challenge kay Bongbong Marcos na i-debate. Hindi na nahiya. Hindi ka nga makapagsalita ng straight. Kailangan mong teleprompter. Kailangan mong kodigo. Nakita ninyo si Bongbong Marcos na may binabasang kodigo. Sulat-sulat sa papel kung nagsasalita. May teleprompter, i-idiot board. Galing mismo sa tuktok ni ni Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, based sa kanyang knowledge of everything, hindi galing sa script ng mga handlers niya. Hindi kayo umuubra eh. Gusto lang ninyong makisakay kasi alam ninyong hindi kayo mananalo. Ang sinasabi ninyo, dikit,
paano dumikit yung 64 sa 21? Tapos yung mga analyst ninyong gakampon, sasabihin na yung Google Trends. Paano naging base ninyo yung Google Trends? Sa nick to nick ninyo, nick and nick na sinasabi ninyo. E yung panahon nga ni Digong, close fight yon with ano nangyari? Napaka 5% yata, 6% lang yung agwat. To 10% yata. Yung agwat ng dalawa, ano nangyari? Di ba landslide si Digong? 16 million yung nakuha. 36% yung peak ni Digong sa survey. 36 as against 26. O so 10 lang ang agwat. Nag-landslide. Ito pag 64-21, kung hindi kayo mga. Di ba? That simple analysis, 64 against 21. The only majority presidential candidate, mga kababayan, nakakuha ng ganyang kataas. Tapos sasabihin ninyo, neck to neck, kung hindi kayo mga. Neck and neck pala. Anyway, mga kababayan, yan lang po. Baka gusto niyang ninyo na file, itong Fear Max, pinapahid po sa mga pulses at affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kasukasuan. Ito naman po, Auto Max. Anti-aging po siya sa mukha, ginagamit. You will look 10 years younger than your age. Ito naman para sa mga cancer patients. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan. Gawa kasi siya po sa goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. Hindi man po ito gamot, ha? Food supplement lang po siya. Yung mga inquiries po ninyo, wag na dito. Dumiritso na po lang kayo sa aming messenger sa Facebook para madali namin masagot. Yan lang po. Ako po si Dante Maravillas. Maraming salamat. Bye-bye po.